Lumaki sa lolo at lola si Aniya Ismaela Limsiaco dahil iniwan siya ng kanyang mga magulang. Kamakailan, na-diagnose siya na mayroong ALL, Acute Lymphocytic Leukemia. Dahil wala ang kanyang mga magulang, lola niya ang nagpapagamot sa kanya sa kasalukuyan. Paano ba tayo makakatulong sa batang ito? Panoorin natin ang kanyang kwento. Tumulak ang ating programa sa Antipolo kung saan nakatira kasama ng kanyang lola si Aniya Ismaela Limsiaco. Sa tulong ng barangay San Isidro Annex, natunto namin ang bahay nila. Iniwan si Aniya ng kanyang mga magulang at dito nagsimula ang kwento ng kanyang lola Avelina. Nilalagnat siya mga isang linggo na pabalik-balik. Tapos pinapa-check up ko po siya dyan sa district. Sabi UTI lang daw. Tapos nung ano na, mga dalawang linggo na, nagkaroon siya ng mga singaw. Napuno na yung bibig niya. Tapos may mga, ano na, may mga nagbiyak-biyak na. Tapos may kulani, malalaki na. Tapos namumutla na siya. Pina-check up ko na naman dyan sa district. Sabi pa si BC daw namin. Nung pinasibisi po namin, sabi, bumabam na daw yung hemoglobin niya, ano na lang, 6.3 yata ang result ng dugo. Kailangan daw masalinan ng dugo yung bata. Nirefer sila ng doktor sa isang ospital kung saan nirekomenda sila na magpa-bone marrow testing. Nangalap sila ng pondo para doon sa testing na yon at doon na-diagnose na meron leukemia ang bata. Na-diagnose na siya ng leukemia, sabi ng doktor, hindi na kami lalabas kasi magkikimo na daw kami agad kasi may leukemia na nga daw yung bata. Ay sabi, wala po akong perang pang ano doon sa pagtikimo. Ano sa akin ng doktor, sige na, sabi niya, mayroon ditong mga ano, yung malalapitan, kahit kunting tulong. Sabi niya, ano mo yun, mapuprovide mo, sabi. Sa kabila nito, nairaos ng kanyang lolo at lola ang chemotherapy ni Aniya. Unti-unti nagkaroon ng lakas ang bata. Pero hindi dito nagtatapos ang kalbaryo ni Aniya, sapagkat kinakailangan ngayon siya ay salinan ng dugo. Ngayon, mag-ano daw kami, tutudiin ko. Iyan tutudiin ko, ma'am, mahal eh. Abot yata ng 20,000 daw. Ang ano, tapos ano yung magpapa-CT scan tsaka yung gatas ang pinapamintin sa akin yung adji ko na yun ano. Sa patong-patong na gastusin ay nababahala na ang lola ni Aniya kung saan at papaano may tatawid ang pagpapagamot sa bata. Eh wala man din magagawa, ma'am, kasi wala rin naman din ang ano ang magulang kasi yung nanay walang trabaho tapos yung tatay niya sa extra-extra sa ano ba to, construction. Kumakatok sila sa inyong mga kalooban para maipagamot si Aniya. Itinuturing ni Lola na si Aniya ay parang kanyang sariling anak. Nananawagan po ako kung sino ba ang may gininto ang puso. Sana matulungan niyo po ako sa apo ko. Kasi marami pa po siyang pangarap eh. Gusto kong mabuhay siya. Ayaw ko siyang mawala sa akin. Sana matulungan niyo po ako. Kahit kunting tulong, maraming salamat sa tulong niyo kung matutulungan niyo yung apo ko. Maraming salamat. Kinakailangan ni Aniya ng tuloy-tuloy na chemotherapy para tuluyan siyang gumaling. Maliban dito, kinakailangan din ang supply ng gatas at magandang nutrisyon para mapanatili ang lakas ng kanyang katawan kahit siya ay may karamdaman. Dahil sa kanyang karamdaman, isa siyang membro ng Batang K, batang merong cancer, lalo na cancer sa dugo. Ito'y grupo natin ng mga kabataan mayroong acute lymphocytic leukemia katulad ni Aniya.
Ang Kapwa Kumalco Foundation ay matatagpuan sa second floor ng Kapuso Center Building sa GMA Network Drive, Diliman, Quezon City. Maaari din po kaming tawagan sa telepono 982-7777, local 9950, o sa aming direct line 3337-684. Para sa mga nais mag-donate o tumulo sa mga pasyenteng aming naipakita, maaari kayong mag-deposito sa mga BDO branches na makikita sa mga SM malls Lunes hanggang Linggo habang merong mall hours. Pwede rin po kayong magpadala ng sulat o mga requirements sa aming email address, kapwako@gmanetwork.com. Maaari din kayo magpaabot ng mensahe sa aming official Facebook page, www.facebook.com/kapwako. Maaari po ninyo mapanood muli ang aming pinalabas. Magsadya lamang kayo sa www.kapwako.org. Pwede rin kayong mag-donate sa pamamagitan ng inyong mga credit cards at debit cards. Tumatanggap din po kami ng mga adult and kiddie wheelchairs, oxygen tanks, oxygen gauge, crutches at mga nebulizers.